Hello, what's up sa inyo mga kadaver cads? Ngayon tayo sa bagong silang upang kilalanin ang aspiring pigeon puncher mula rito. Tara, samahan niyo ako, kilalanin natin siya. What's up mga kadaver cads? Ako nga pala si JM Veloso guys eh, ang aspiring pigeon puncher ng bagong silang Caloocan City. Tara, samahan nyo ako, i-loop tour ko kayo sa aking loop. So, ayan mga kadaver cats. So, ito yung pinaka-breeder section mo. Opo, ito po yung ano breeder section ko mga kadaver cats. Bali, ito yung mga, dito lang nakalagay yung mga breeder cage. Dito rin kami nagbe-breed. Mayroon din kami dun sa kabila. Bali, yung ibang mga isa ko, nakalagay na lang din dito. Kasi ano, hindi naman po breeding season ngayon. Ito yung nakasalang kong breeder ngayon. Ah, yan o. May bagong pisalang na ano. Kagabi lang po yan, napisa mga cadaver cats. So, kailan ka ba talaga nag-start mag-alaga ng ibon, JM? Ano po, matagal na. Simula elementary pa lang ako, pero yung sa pigeon racing talaga, 2018. Bali, kasi alaga-alaga lang. Kapag lumilipad yung ibon, natutuwa lang ako, ganyan. Tapos, kaso nga lang, nahinto yun nung nag-high school ako, syempre. Di ko natutukan. And then, after ko makatapos ng college, yun, bumalik ako pagkakalapatin. Para naman sa ano, hindi lang sa libangan, susubukan ko rin kumarera. So, nakapag-try ka na ba mga rera? Yun, nakapag-try na ako mga rera nung summer north nung 2018. Bali, nakatapos naman yung ibon, sa awa ng Diyos. Kaso nga lang, syempre marami magagaling dito sa bagong silang, hindi tayo nakapwesto. Bali, nung 2019, nag-try ulit tayo ng South Derby Race naman. Pinalad tayo sa mga pooling, sa mga tag team, ganyan. Ah, nanalo ka na rin ng pooling? Oo, sa NHPC, pero area lang, dito lang sa area na. Ah, okay. Magkano na may napanulanan mo nun? Ano lang yun, maliit na premium lang, mga, sa total lang yun ng ano, yung mga 3K, ganyan. Pero malaki na rin yun, tsaka bilang baguhan din, tsaka masarap sa pakiramdam pag nanalo ko talaga sa pooling, di ba? Masarap nga po sa pakiramdam. Tapos, ayun, akala ko tuloy-tuloy na hanggang Tacloban kaso bumigay nung Katbalogan eh. Pero okay na yun, first try, ano. Big achievement na yun para sa amin. Kasi ano pa lang naman eh. Unang sabak pa lang, muntikan lang dumulo. At least dumulo pa rin yun. Ano, nakapagpadulo. So, saan ba galing talaga yung mga ibon mo na yan? Ang galing talaga tong mga ibon ko sa tito ko na nagkakalapati rin sa San Mateo Rizal. Sa ninong ko na dati ko rin kapitbahay dun sa ano, First Avenue, kabilang Caloocan. And then, ito naman, kay Boss Franz yan. Bali, binigyan sa pinsang ko, tapos sa akin pinaalaga. Subukan ko na lang daw kasi, related sa overall ng, MMFC 2013-2014. Bali, tito mo, binigyan ka talaga ng ibon as ayun yung pinarami mo. Opo, ayun po yung, yung pinarami ko. Tsaka, ayun yung unang nilipad ko. Pero meron pa rin ngayon, yung mga linyadang yun. So, ano yung mga linyadang nandito? Bali, ang mga linyadang nandito, Stitch, ito, Viberman, Johnson, Vandenbroek. Puro mga ganun lang. Tapos ito, disclaimer lang, no? Pero ano daw yan? Arnold Francisco line. Arnold Francisco line. So, nabili mo ba yung iba dyan? Yung iba nabili, pero yung iba dahil sa pakikisama, binibigyan tayo, ganyan. Pero kapag gusto mo yung ibon, syempre, kailangan mo rin bilhin yung hindi lang tayo aasa. Pagkursanada. Oo, tama yan. Pagkursanada mo talaga, syempre, kailangan mo talagang bumili din. Gawa natin ng paraan. Huwag tayong aasa sa hingi lang, mga kalapatids, kasi hindi naman tayo makakapagpa-champion ng mga ganun-ganun lang. Ilan lahat ng naka-breeder ngayon? Mga breeder mo, ilan lahat ng breeder mo dito sa breeder section mo? Bali, ang nakasalang dito sa breeder section ko is dalawa lang. Ah, dalawa. Ito kakasalang namin. Ito, bagong pair pa lang to. Ito, hindi pa ito pinag-paper. Ayaw ko silang isama sa iba. Kasi okay. Ito bago pa lang kasi sa loop ko. Ito naman, pinagugulang ko na para kasi pagka binalik sa akin yung tatay niyan. Kasi yung tatay niyan, abuyog later finisher. Ipapares ko sa kanya. Ayos pala yan. So, subukan natin yan. Kailangan lang ito dumating sa loop mo? Matagal na rin, no? Matagal-tagal na rin. Matagal-tagal na rin. In-stack talaga yan. So, napansin ko lang dito, meron ding mga kulungan dito. Ito na yung pinaka-loop mo ba? Hindi po. Ano po yan? Yung mga stack loop ako dyan.
Meron din akong breederan dyan. Oh, okay. Ayos din pagkakagawa nito, mga kadouber kids, kung makikita nyo. So, hati sila ng tito niya dito sa mga ibon. Opo, hati po kami. Oh, yun, mga kadouber kids. Pero siya talaga yung pinaka-nagmamanage dito. So, siya na rin nagpapakain. Nagbibigay ng ano conditioning tips kung anong... Tsaka tops kapag ka may sakit. Ay, tito mo, bago-bago pa lang talaga nag-alaga ng ibon. Actually, dati pa, pero ano eh. Mas marami kang alam na. Kasi... technology. Ganun. Ah, nag-research to, research, mga kadouber kids. So, yun ang pinakamaganda pag wala kayong alam sa mga sistema, eh, pwede kayong mag-research sa YouTube, marami kayong makukuha dyan. So, ito yung pinaka-blue stop niya. Ito pa yung may mga alaga rin siya dito. So, bali doon, isang line lang yun nandito. Isang line. So, ayun pa yung mga iba-ibang ibon dito, mga kadouber kids. So, sa taas, pwede mo kami samahan sa loop mo. Okay, tara, samahan ko kayo sa supplier's loop ko, mga kadouber kids. O, yun, mga kadouber kids, samahan tayo sa loop. So ayun mga kadouber kids, ngayon pupunta naman kayo sa mismong loop niya. So aakit pa dito ng hagdan. So kaya mo ba talaga araw-araw mong ginagawa yan? Yes, araw-araw ko pong ginagawa. Oh. Ayun mga kadouber kids, so talagang mahal na mahal yung pag-aalaga ng ibon. Araw-araw niyong ginagawa daw to. So tayo, aakit din tayo mga kadouber kids. So ayun mga kadouber kids, ngayon dito kami sa may bubong nila. Ito na yung pinaka-loop niya, dumaan kami dito sa likod ng loop. So ayan, dito yan. Ayan mga kadouber kids. So mga kadouber kids, nandito ngayon tayo sa flyers loop namin, no? Dito kami nagtitraining ng mga inakay na sayang kaninang umaga. Merong parod training. Akala ko maaga pupunta si kadouber kids. Bali makakapag-abang sana kayo kadouber kids, no? Kung ano. May tinitraining ka ngayon? Meron. Bali sa south, meron kasi kami ditong mini club. Tatlong ibon. Tapos sa north naman, meron din kami north dyan. Eh, di ba wala pang ngayon, training talaga mismo? Wala pa. Parang lang yun. Max, sino gusto mag-training? Oh, sino lang. Bali, isa pa lang na lang. Kasi, kung matutuloy daw po ang training ng NHPC, no? Sa Norte. Bali, parang agad-agad po kasi yun. Hindi na, hindi na katulad ng dati mga 3 months training. Gano. Bali, 1 month training lang. Magde-derby na po agad. Para makabol pa po yung south. So, ito yung pinaka-loop mo na, no? Opo, ito na po. Yan. So, saan dito yung pinaka-kak? Ito, pinahento siguro. Ito, mahen yan. Opo, kasi, tama. Sa dulo yung mga kak, eh. Opo. Yan, mga kadouber, kasi ito yung pinaka-loop na dito sa may bubong. So, ingat-ingat lang din tayo sa pag-apa kasi nga medyo malambot-lambot din minsan yung mapaka natin. Opo. So, gamay na gamay mo na. Ito, delikado to. Kasi, yan na ito, di ba, plastic. Opo, kaya nandito kasi, Igagayad sana kita na baka mahulog po. Oo, mutik na ako kasi. buti sinabi mo kasi makapakan ko na kanya, di ako nakatingin . So ito may mga ibong ka rin dito, anong nakalagay dito? Ayan po, mga hen ko. Hen, ba't na kayo wala ito dito? Kasi mga po yung breeder. Breeder? Opo, nilagay namin dyan kasi para naaarawan sila, hindi sila mababaog. Okay, parang stock bird. Oo, stock bird na mga hen. Oo, okay yun. Kailan lang nagawa tong loop na to? Bali, 2019 lang po. Bago-bago pa. Bago-bago lang po. 2019 lang. Sino naglinis ng pinakalop na? Si Tito na po ang naglilinis yan sa baba. Kasi mahirap din para sa iyo, no? So, ayun, mga kadouber kids, hindi nakakaalam. Isa na siyang vlogger, no? Opo. Yung channel mo para masuportahan ka ng mga kadouber kids natin. Mga kadouber kids, suportahan niyo yung YouTube channel ko, no? The JTB. Pa-flash na lang dyan, kadouber kids, yung natin, yung YouTube account. Tsaka, paki-click na lang sa description box. Sana suportahan nyo rin yung YouTube channel ko, mga kadouber kids. Nagbibigay din ako ng mga tips na based on my experience. Disclaimer lang, hindi pa ako kasi veterano. Ano pa lang, newbie. Kaya, yung mga binibigay kong tips, yun lang yung mga, yung mabibigay ko, yung mga based on my experience. Ayun, mga kadouber kids. Suportahan nyo, subscribe nyo siya, mga kadouber kids. Alagay ko yung channel niya dito, ayun, nalabas, Yan, yung channel niya. So, ayun mga kadouber kids, sa pang-araw-araw ba na pag-akit pa ba dito sa loop? Siyempre, para sa'yo medyo mahirap yun. So, talagang kailangan walang mintis ba sa pagpapakain ng kalapate? Wala pong mintis, rain or shine. Kahit umuulan? Opo. Grabe, napakadulas dun sa hagdanan, napakataas na ako, nahirapan ako pero siya. Grabe mga kadouber kids, talagang mahal na mahal niya talaga yung pag-aalaga ng ibon. So, kung mahal mo talaga yung pag-aalaga mo, syempre, lahat gagawin mo mga kadouber kids. Kahit na mahirap, basta gusto mo yung ginagawa mo, tsaka mahal mo yung mga alaga mo, passion yan. So, yun talaga mga kadouber kids, talagang saludo ako rito. So, subscribe niya mga kadouber kids. So, dito, ito na yung pinakabuuan ng loop niya, Yan. So, nakaiwalay nga yung kaksaka sa hen. Ngayon, nag-training sila ngayon. So, ilan lahat ng tinitraining mo na ibon? Bali, 8 po. 8. 8. So, natakot ako. Baka hindi, di ba? Hindi. Okay, 8 doon mga kadouber kids. So,
Eh, may parang may pahit lugan dun ah. So, nagmo-motivate ka. May minomotivate akong isa. Ah, kaso okay. Malo. Para pag sumali ng pulig, siguradong panalo. Oh, yun, mga ginagawa niya, mga kadabar guards. Tapos dito, ito yung dito mo nilalagay yung patukaan mo na. Opo, dito. Kasi okay. Nilalanggam eh, kaya nilagyan na yung tubig. Ah, okay. Ma- galing nang naisip mo ha. Nilagyan yung tubig dito para hindi dumano ng ano, langgam. So, lahat na yung patukayan. Patukayan. Ah, yung mga vitamins na, nandyan din yung mga vitamins mo. Pwede bang makita yung vitamins mo? Oo, no, wala akong masyadong vitamins ngayon kasi ano eh, wala pang karera. Ah, okay. Hindi ako nagbibigay ng vitamins sa ano, sa ibon pag wala pang karera, no? Opo. Sa mga breeder, may binibigay ka ba? Wala, grits lang, gano'n. Ah, okay. So, ayun, mga kadabar guards, yung ginagawa niya sa pang-araw-araw, wala pa naman talagang karera ngayon. So, nag-training siya, pero medyo malapit pa lang ata, no? Malapit pa lang. Hindi pa kailangan ng... Hindi pa kailangan ng vitamina para hindi ma-damage yung mismong atay ng ibon. So, supportan siya ng tito niya sa pag-aalaga talaga ng ibon. So, ayun yung kahalininan niya dito sa pag-aasikaso nga ng loob. Sa pakain, syempre, walang palyan, mga kadabar guards, siya mismo nagpapakain, nagpaparonda ng ibon. So may ilaw pa, talagang may pailaw ka pa talaga. Pagka masyadong malakas po sa hapon yung ulan, pag tumila po ng gabi, nagpapakain kami ng gabi. Oh, okay, para delikado nga para sa iyo 'yun. Okay. So ito yung nilalagay mong trapal, no, pangharang sa ano, sa hangin. Hangin. Tsaka pag umulan na rin. So at safe naman yung mga ibon, ang ganda nga ng mga ibon mo dito. Yan mga kadabar guys, yung mga ibon niya. So, nagbebenta ka rin ba ng ibon? Actually, ayoko pa magbenta kasi nakakahiya and wala pa ako napapatunayan. Ah, ganun. So ayun, mga kadabar guys, wala pa siyang binibenta ngayon na ibon. Pagka nakapagpadulo tayo, mga kadabar guys, magsishare tayo ng ibon natin. Ayan, tama. Halos lahat, Ben, lalaro mo? Opo, basta po nandito, ilalaro natin yan. Okay, medyo magastos yung ganyan, no, pag marami. Opo, okay lang kasi kaysa naman po nandyan lang sila, marinig po sila para ilaro. Hindi para po ano. Pang-display. Pang-display. Ayun, mga kadabar guards. Tsaka, ang importante rin, meron kayong pang-tutustos talaga sa ibon. So, kailangan din talaga ng supporta rin ng financial pag ganito karaming ibon ang ililipad mo. So, hindi biro yung pigeon raising kasi meron dyan vitamins na ibibigay. Pamasahe pa sa training. So, depende kung may sasalihan kayo na mga pan-raise o iba-ibang ano kategory ng sasalihan nyo, mga kadabar guards. Kaya kailangan din minsan ng pera. Pero kung wala kayong pera gano, huwag kayong maglipad ng ano, marami. Ng marami. Kung kakayanin nyo lang. So, ayun, mga kadabar guards. Bilihin nyo. Okay, magpapalipad siya ngayon, mga kadabar guards, ng ibon. So, paano yung sa pintuan yan, pinakapintuan na? Bali, ito hindi ko muna papalipa rin, no? Kasi ayaw kong pagsabay yung kaktsakahin. Ah, okay. Para hindi sila magparisan, no? Kamataan ba, Ben, na pumapasok agad? Yung iba kasi makukulit na eh, kaya pinaghiwalay na namin yung babae, bara ako eh. Okay. Ah, pagkalipad niya ng ibon, baba rin agad yan? Minsan, tumatambay sa post. Ah, okay. Parang pag ganyan. Pag post line mo, binubuga-buga mo, mahirap mo siya magbugaw, no? Opo. Ano eh, tatawagin lang, ganun. Okay. Bumababa naman. So, tsaka ba dadaan? Magpapaloplay lang muna ako. O yan, mga kadabar guys, magpaloplay siya. So, dito kami dumaan kanina nga kasi dito medyo malambot nga yung part na to. So, buti na lang, sinabihan niya ako dito. Yan, kasi nga, maalaglag tayo yan. Ito, nasabihan niya tayo, mga kadabar guards. So, ayan, si JM. Papalipad siya. O, mas kilala bilang DJ TV. So, ay, pinaka, ninyo, bukas sa pinto pala sa kabila. So, bubuksan mo lang yung pinto, dyan nilalabas yan? O, dito nalalabas yan. Ah, sa pinto lang mismo talaga. Mga kadabar guards, na palipad siya ngayon ng ibon. So ito nga pala si JM. O, may channel siya, mga kadabar guards, supportahan nyo. Yan, mga kadabar guards. So ilan yung subscriber mo? 952. O, 952. So baka naman gawin natin 1,000 man lang, o kaya 1,525. O pwede na. O mga kadabar guards, kala mo naman talaga malakas na eh, no? Malakas yung channel din, malakas mga ano, no? So yan. So paano yung pag-training na? Ay pag may ibong kang darating, so sino nag-aasikaso noon? Nyari, may sumali kang puling. Paano yung sistema ginagawa mo doon? Ang sistema namin dito, si Tito ang uhuli na sa kalapate sa loob, no? Tapos siya rin magtatanggal sticker. Bali ako, nandito ako, nag-aabang. Ako yung magte-text. Bali, tandem kami, no? Kasi tandem talaga kayo. Kasi mahirapan ka din talaga maghuli. Mahirapan ako manghuli at saka magtanggal na sticker. Isa naman, mahirapan mag-text, no? Kaya ano ka talaga kami. Combination talaga kami. So, ayun, mga kadabar, talagang main spare kayo sa taong to kasi talagang
Mahal na mahal niya nga talaga yung pag-aalaga ng ibong kasi sa araw. Taas pa lang ng hagdan nila, nahirapan na ako pero siya gamay na gamay niya na nga. So, nito pa sa taas yung pinakalook niya. So, kanina din breederan, eh yung pinuntahan natin kanina, yung unang-una, o yung pinaka-breederan niya. So, ito yung pinakalook niya, mga kadabar ka sa ngayon. Nagpalipad siya ng mga kalapate, yan, lumilipad pa rin. O yan, mga kadabar ka, supportahan niyo yung channel niya. Yan, this lang, yan, supportahan niyo yung channel niya. So, marami na kayo makukuhang tips sa kanya na sa, tungkol sa pag-aalaga nga ng ibon. Kahit newbie siya, syempre, marami pa rin ma-share sa atin na hindi nyo pa alam. Gaya ko, may hindi pa ako alam na makukuha ko sa kanya. So, ganun lang yan. Pag mula talaga kayong makuhang idea sa pag-aalaga ng ibon, marami namang paraan. Mag-search kayo sa YouTube, maraming lalabas niya na sistema na maaari nyong pagkuhaan. So, ayun lang maganda mga kadabar cards. Kasi dati pahirapan eh, no? Singit ko lang, no, mga kadabar cards. Bali yung isang tinitraining ko, mga kadabar cards, is ano, naparecover ko ng paramikso. Ayun yung ano, gusto ko sana ano, antabayanan niya sa aking YouTube channel, no. Tinitraining natin siya ng North kasi naka-NHPC bandage siya. Bali nakaka ano na siya, mga tatlong ano na siya club training. Nakaka-uwi pa rin siya. Bali ano, antabayanan natin mga Dabber Cards kung hanggang saan siya aabot. So, nagkaroon ng paramikso sa pagaling mo. Opo, yun. O, yun, mga kadabar guys. So, baka may makuha kayong technique sa kanya tungkol sa paramikso virus, kung ano ba yung ginamot niya. So, punta kayo sa channel niya para makita niyo kung paano niya ginamot yung ibon na yun. So, ano pangalang ibon na yun? May pangalan ba yun? Balilingan tayo. Oh, balilingan. Mga kadabar guys. Yun nga, mga kadabar guys, sana nakapulutan niyo ng aral itong video natin ngayon. Sana may inspire pa kayo lalo mag-alaga ng kalapate. So, tuloy-tuloy niyo lang yung gusto niyo. Kahit di man kayo nananalo ngayon, balang araw, mananalo rin kayo. Ako, di pa ako nananalo eh. Magaling kang kupal ka. So, Dabber Cards, baba, may gusto ka shoutout dyan? Shoutout ko lang yung tito ko, no? Yung lagi kong ano, si mama, si daddy. Sigurado mapapanood nila to. Kasi ano eh, sila rin sumusuporta sa akin. So, yun lang. Tsaka si ano, Kalapatero TV, shoutout sa'yo pre. Ito na si ano, Dabber Cards, nandito na sa loob ko. So, yun ang pinakamaganda nun. Sinusuportahan talaga siya ng magulang niya nga sa pag-aalaga ng ibon. Sa bagay kasi maganda na rin itong ginagawa niya to, at least kahit pa paano nakakapaglibang-libang siya. Saka hindi na umaano sa ano, ibang bisyo, masamang bisyo. Okay. Dito na lang. Pero natin napag-bibisyo pa dati. Oh, yun. Hindi naman pala eh. So ayun nga mga kadabar cards, doon nga tapos itong video na to. Kaya kung bago man kayo sa aking channel, please like, comment, share, and subscribe na rin para updated kayo sa mga bagong video nga labas atin. Huwag niyong kalimutan yung notification bell at huwag niyong kalimutan subscribe channel niya mga kadabar cards. Hanggang ito na lang guys. Subscribe. Peace.